Hello. Thank you for being here tonight. Sana na enjoy niyo yung first 10 minutes. Sana interesting yung questions, and later may isa pa kaming surprise para sa inyo. Wow! Thank you, and of course, ang napaka-sexy. Grabe, she is at her best form. This generation's movie queen, Miss Bea Alonzo. Hi! Everyone, nag-enjoy ba kayo sa first 10 minutes? Yes. Alam mo, ilang beses ko na napapanood yan, pero napatali pa rin ako. So sana magustuhan yung the rest of the movie, and sana mas maganda yung maging conversation natin tonight. Enjoy. And of course, a lady we all dearly love, the one and only Miss Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much for coming here tonight. And nabitin ba kayo? Yes. So March 27 natin yes. Itutuloy ang papanood yes. ng pelikulang Eerie. Okay, so at this point, siyempre, the best person to ask the first question would be Tita Ethel Ramos. Hi, Tita Ethel. Gusto ko lang malaman, why the title? Why Eerie? Yung interesting kasi dito sa Eerie is siya sa first parang international co-production ng Star Cinema and nag-partner up with Singapore. Yung project kasi na to, pinipitch namin abroad nung una, and then na-meet namin yung Star Cinema, and sobrang swerte ko as a filmmaker na na-decide nila na i-finance yung movie. So may ganun siyang angle, no? Gusto namin hindi lang siya just for the local audience, but also ito yung type of film na gusto namin i-export, and dapat proud tayo sa quality nun. And isa yun sa parang strategy. Gusto namin ng title na English na rin, para hindi siya yung type of movie na pag in-export mo, ita-translate mo pa. Diba? Minsan kasi confusing yung ganun for international sales. So with one title, alam mo na agad yung genre, diba? Alam mong horror. With the word eerie, medyo nagigets mo na yung atmosphere, di ba? You know what kind of horror film this is. Hindi lang siya parang yung typical na parang pop horror. Meron talaga siyang mas bleak na mood. And yun, basically yun. Ang laking tulong ng English title for international sales. The next, sa kanilang dalawa, which role is more eerie? Well, without spoiling anything, I think ako as a storyteller, mahilig talaga ako sa mga characters na very morally ambiguous. And pag ganun kasi, walang clear line na parang bida, kontrabida, di ba? Protagonist, antagonist. Lahat naman tayo parang in a way na-navigate ng mga decision sa sarili natin, morals. Kasi itong kwento nga na to, if you think about it, para siyang science versus faith, kasi siya very modern na guidance counselor, so yung approach niya to talking to children mas modern. Tapos si Ma'am Charo as Sor Alice nire-represent niya yung parang traditional institution na ganito dapat. Nakakaloka yung characterization. So and yung ano conflict na parang very polar opposites yung character nila. And so for me, both eerie naman. And yun yung interesting, yun yung magka-create ng tension dito, yung pagbangga ni Bea and Ma'am Charo. Bago ko ibigay ang microphone back to James, congratulations, Bea. Nauna ang pangalan mo kaysa ni Sam Charo. Ay, may issue ba tayo? High-end Charo Santos. Ay, dinamin ba dito? Wag mo lang pala. It's alright. Wala kay ano yan? Hindi po mangyayari yan. Oo. Asia's first best actress lang yeah. naman. Ano, direct? Yeah, naman. Sorry. Charito Sorte. Charito pala. Yeah. Direct, I have a serious, yes. Serious question. Ano po ba ang double sa Eerie? Charin lang, double E pala. Walay ako doon, walay. Okay, who would like to shoot the next few set of questions? Siguro si, banda dito, si, Mami Jo Bonsol. James, pa-assist? Ano yan? Baka, paki-unbutton nga yan. Ano, nilalaswaan ako, James. Sa polo mo. Charot. Congratulations po. Tanong ko po yung detalye po nung, ano, nung period. Kasi nakikita namin, tsaka yung, ang ganda nung, ano, nung shot, lalo na yung kasama yung mga bata. Tsaka yung technique nung ilaw.
Mahirap po ba yung paggawa ng mga eksena? Masasagot yung question natin. Yeah, challenging siya. Talagang sinadya namin yung time period niya na yun kasi nga mas at conflict pa talaga yung very modern approach to parang yun nga, psychology, therapy, psychotherapy, and yung faith. So perfect time period siya to explore that. At the same time, dahil mas parang pag may period setting, iba talaga yung mas may nostalgia, ewan po, mas creepy for me. And may element rin kasi sa story na parang may death penalty pa. So parang part rin yun ng narrative. So panoorin nyo na lang. Siyempre visually, ang gandang texture rin talaga ng period po. Pero wala po kayong ano, ritual na you have to pray before you do the shot or haunted yung pinuntahan? Siyempre naman, ano, first day, nagpa-pray kami. In fact, ano yun, seminary yun. So may church pag umaabot kami weekend, nagsisimba yung ibang crew. May mga creepy things rin nangyayari on set. Pero natapos naman na yung film and enjoy naman on set. Very light. Pero gusto kong ano, idagdag, no? That direct make storyboarded the entire film. Wow! May ganun yes, pa palang director, no? Talaga nagbigay siya ng panahon to do pre-production. He storyboarded the entire film. So kaming mga artista, we had to come to the set prepared, you know, memorized our lines. Kasi talagang may shot list siya for everything. Parang he had the movie in his mind already, even before the first day of shooting. So yung set namin, very organized, very efficient. Pag nagtanong ka, mga more or less, anong oras tayo magpa-pack up, nasasabi nila because he timed. Ang ganda naman. He timed everything. Yeah, and we only shot the movie for 20 days. Ang matagal-tagal din naman. Every day siya. So nakatulong din sa characterization namin yun. Hindi na kami lumalabas dun sa location. And then the shoot was, I think, chronological, no? More or less. Yung, ay! Bihira na tayo makarinig ng ganyan director ng Charo, no? Sinunod niya yung, ano, yung sequential narrative. Mm-hmm. Parang po naman, sir. Parang kay Ma'am Charo, from what I know po, kayo rin po nag-aaral sa isang may madre na, ano, na eskwelahan. Mm-hmm. Oo. Did you have your, did you have your own sharing experience na nung estudyante rin ako, ganito yung feeling ko, may kinatatakutan din ako sa school. May urban legend lagi sa school. Well, parang very close nga ito sa kabataan ko, no? Kasi hindi totoo, meron kami pinaniniwalaan na nag-suicide din sa loob ng CR. Pero syempre, wala naman talaga nangyari pa sa akin. Nakakatakot lang talaga. So, yun. I'm sure marami makaka-relate ng mga estudyante na nag-aaral sa Catholic schools kasi hindi naman mawawala yan. Bilang Pilipino, naniniwala tayo sa mga ganyan, hindi ba? Sa mga urban legend. Totoo. Yes. Ako talaga na-appreciate ko yung character ni Sor Alice kasi nag-aral din ako sa isang eksklusibong paaralan para sa mga kababaihan, no? That was run by nuns. So, alam niyo naman yung pinapatupad ng mga guideposts, no? Ng nagpapatakbo ng institusyon. And, paano ba yan? Minsan, di ba yung mga bata, yung guilt, ang lakas ng, parang yun ang nagmo-motivate ang behavior mo. Pag bata ka pa yung, kasi yung, may patakaran eh. Tapos pag hindi mo sinunod yung patakaran, may punishment, may corresponding punishment. And pag bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan yung lawak ng mundo. So, may appreciation ako dun sa struggle ng isang babae na nanggaling sa very traditional upbringing at anong nangyayari ngayon sa mundo na mas bukas na at mas malawak na ang pag-unawa. Yeah, may dadag ko rin na kaya siguro isang bagay din kung bakit 90s era yung pinili namin is that because pre-social media era siya, no? So maraming mga issues na hindi na pag-uusapan. Yung mga saon-loobin mo, hindi mo talaga na i-share sa maraming tao. Kasi noong time na yun, diba, parang we're too busy conforming. Gusto natin maging kagaya ng iba. So makikita nyo sa pelikula yun. Si Mami Jo kasi almost muntik nang maging madre. Talaga? Charo. Nagturo na lang po siya ng journalism. Mas gusto niya. You're good na? Are you Singapore-based na lang? No naman. Pinoy yun. Ano po yung ano mo, yung contact mo with the Singapore Actually, ano yun, parang
nag-pitch lang kami sa Singapore, tapos na-meet namin sila, and then nagustuhan nila yung material. They create production. Tapos, ang exciting nga, parang six picture deal ang sinign nila. So, very, parang, ano, may naging catalyst yung film na to for something new rin for Star Cinema na mag-go into international co-production. So, dahil doon, ibang flavor of film sa inyo magagawa na. Thank you. Can we, si Tita Ethel lang may question? Ano, Beram, sino ba ito? Actually, nung nag-pitch ko yung Singapore, may cast na. So, sila very, ano naman, excited sila sa material and sa concept. So, na-excite sila, and just based on that, based on the pitch, based on the, I guess, the treatment that we showed them, sumali na talaga sila. And hindi lang yun, na-excite nga sila working with Star Cinema, kasi alam nila it's one of yun nga, the biggest studios locally sa Philippines. And na-fascinate sila sa fact na parang, yun nga, recently, yung mga local studios dito, gusto na rin mag, you know, mag-i-push yung boundaries, mag-cross ng borders, gusto na rin gumawa ng movies na, alam mo, may enjoy pa rin ng Pinoy audience, pero meron siyang certain elements that can make it work outside. Kasi yun naman yung, ano yun, di ba, bagong age ngayon with all the international streaming services and with, yun nga, like Netflix. May certain kinds of films na ngayon ang hinahanap ng audiences even outside the country. So yun, very ano siya, strategic rin. And yun nga, because of Iri, there are more projects na magagawa na mas interesting. Something na hindi nyo rin, alam mo yun, nakikita sa typical local films. Thank you, Tita Ethel. Thank you, Direk. Mario Bautista, I understand may mga questions. Tito Mario. Hi, Charo. With this movie, I think you somehow come full circle. Mm-hmm. Diba? In 1976, you did your very first movie, also a horror movie, which won you an Asian Best Actress Award. It's directed by Mike. And now, 43 years later, oh my goodness, you have a movie directed by Mick. Yeah. And it's also a horror movie. I know. Mike and Mikael. Yeah, diba? Somehow related, eh, diba? Oh, totoo. Mm-hmm. And that for a very first movie na nanalo ka agad ng award is something really amazing, diba? Maraming salamat. Hindi ko nga alam na kasama ang itim nun eh. Oo. Juror ka ba nun, Tito Mario? Hindi pa naman. Charot lang. 1976 was actually a year that is very important because ang daming magandang pelikulang pinalabas that year, remember? Oh, so sayang, I wasn't even born yet. I'm sure. So, go ahead, sorry to interrupt you. So, now do you think, I don't know how balanced your roles are, but if it's a lead role, do you think you have another chance of winning an award for this movie? Definitely. She was so good in this movie. Ako talaga yung sumagod. Any... Ikaw, anong feeling? What can I say? I just did my best. Mm-hmm. Yeah, so... Alam mo naman, kanya-kanyang mata yan. Kanya-kanyang perspektibo yan. Diba? Wala sa aming mga kamay. So, why did it take so long for it to get off the ground? Considering that it was made last year, like yet, and ngayon lang maipapalabas. Well, actually, nag-premiere kami sa Singapore Film Festival. For a time kasi... When was that? Early December. Parang naisip lang namin na for a film like this, gusto namin siya i-world premiere outside the country. And it worked for us kasi dun nabuo yung sales deals namin. What's interesting rin pala about Iri is I think it's the first Star Cinema movie that got internationally distributed and picked up. So ano siya, magkaka simultaneous regional release siya. Basically, pagka-screen dito sa Philippines, may other screenings outside the country, across Asia. And hindi siya yung usual route na parang tina-target yung Pinoy diaspora abroad. It was picked up by international distributors.
So it worldwide theatrical rin siya dun sa other countries na yun. So para siyang ano, yung mga other Asian names sa Thailand, Singapore, Malaysia and Brunei, nakasimul tayo. And then meron rin Myanmar, Thailand, Cambodia. Oh, Cambodia, medyo Vietnam. And may mga susunod pa all the way from March to June. So parang tuloy-tuloy siya. Basically yun yung goal naman namin. We wanted a film na talagang wide yung release. And nangyari lahat yun, nag-culminate yun because of the Singapore premiere. Kasi when you show a film outside the country, for the first time, dahil parang world premiere yun, ang daming buyers, ang daming sales agents, nakikita nila. And, yun, nare-realize nila, ay, may market rin pala for parang Pinoy horror movie. So we're excited and sana this isn't, yun nga, this isn't the first of its kind kasi tuloy-tuloy naman yung partnership with that company. And did you send it to other film festivals? Actually, marami na. There are some lined up all the way to June. Hindi pa pwede announce officially, pero iba-ibang countries rin. Meron like sa US, meron sa Europe. I-announce namin pag official. Pwede na i-press release yun. So I would just like to find out, what is the experience of Charo and Bea in working with each other? Ay, interesting. Dream come true po para sa akin na makasama sa isang frame si Ma'am Charo. Honestly, noong umpisa kinakabahan ako, of course, hindi ko alam kung paano, ano ba dapat yung expectations ko. But, yung workshops and meetings and alam mo na hindi, parang ibang hat yung sinuot ni Ma'am Charo. She wasn't the CEO, she wasn't the president of ABS-CBN. She was an actress. And she was open to collaborating with you. So, ibang pakiramdam yung parang nag-share kayo ng art, kayong dalawa, no? So, hindi ko makakalimutan itong experience na to. And it's also my first time doing a horror movie, my first time working with Mikhail Red, and my first time to have joined the festival. So, isang milestone to para sa akin at hindi ko makakalimutan na kasama ko si Ma'am Charo sa pelikula ng ito. Bea was only 13 years old when I met her. Wow. Oo, at talagang nasundan ko ang kanyang career bilang isang artista at isa siya sa mga hinahangaan ko sa mga kabataang artista. So, you know, I felt so excited and I really looked forward to working with her. She's a very intelligent, intuitive, and generous actress. And She works hard, you know? I mean, talagang she comes to the set prepared. Pero hindi naman yung talagang, ano na, yung pag-break naman, nagbe-break din naman siya from her character. Di ba? Oo. Yeah, she's a true professional. Her attitude towards her craft is admirable. Wow. What can you say about that, Bea? Oo. Kinikilig ako. Reply. Gusto kong kumuha ng copy ng lahat ng interviews namin. Sabi ko nga kanina may photoshoot kami, ipapa-frame ko ng malaki yung picture namin together. Diba, sino makakapagsabi na nakatrabaho ko yung Asia's Best Actress? Diba? Okay. And you've been very busy this past year doing 3 movies, diba? So after First Love horror movie naman ang ginawa mo ngayon. So, on TV, what is in store for you? I am going to do a teleserye with Richard Gutierrez po and Ian Veneracion. Medyo kakaiba yung material na ito. So, we're training right now. But, baka hindi ko pa masasabi kung kailan siya maipapalapas. But, soon, i-announce din namin. Nag-start na ang taping? Hindi pa. This April pa lang mag-uumpisa. Nagte-training po kami for the characters. Oh, mukhang matindi ha. May training na nagagana. Oo nga. Anong, mas swerte nga ako yung mga na-offer sa akin ngayon ng mga material iba. Iba-ibang genres. Oo. What kind of training daw tinatanong? Action ba yan? Medyo physical. Hindi ko pa ma-announce po kung anong klaseng training. Asaya, physical eh. Charo. Let's get physical. Joke. So, kay aerobics po. Pumatol ka. Oh, Zumba. Zumba. Kay Mick. I'm just curious, anong role nina? Kasi they're in the credits kanina eh.
of Jake and Maxine. Ay, nakakilala si kay Jake na alala ko. Si Jake, ano, police investigator dito, parang detective din. Tapos si Maxine, isa sa mga ano, parang hindi pa initiated na nun. Yung bago kang nanan, so iba yung... Novice lang. Novice. So, yun. And then, may... Ay, nandito rin yung isang actress ko from Birdshot. Si Mary Joy. Isa sa student. So, yun. Who was the girl who was the first victim? Isa siya sa... Judith Dela, something like that. Isa siya sa mga other students. Kasi isang class nila. And I noticed the other girl in your dead kid, si Gabby, who is also in the class. Yeah, oh, si Gabby. Aray, kilala rin dito pa kayo. Rose kami. Oh, no. Why na? So, si Rose daw ang tatanong. Ah, okay. After Rose, si Miss Kinel. Okay. Are you ready, Rose? Or ano? Sige. Ano lang, naalala ko lang, yung kay Bea, di ba? Sabi mo, physical yung training nung next stroke mo. Party ba yung pagiging open mo ngayon sa yung pinost mo sa Instagram mo? Ano yun? Change, a year for change. Oo, siguro. Baka it follows. Kasi sabi ko when I turned 30, ngayon na ako mas magiging open to new genres. Hindi na ako mas matatakot gumawa ng mga pelikula na hindi ko pa nagawa noon. So parang feeling ko, I went to myself to explore also. Yeah, siguro parte. It follows. Ganun pala yun, ano, kapag meron kang kine-claim, parang yung universe nagko-conspire to help you achieve your goals. Ganyan. Rose, may pinost ka rin about your ano, di ba? Ang gusto mong grow. At dinilit mo na. Kaloka ka. Nag-like pa naman ako. Charot. Thank you, Rose. You're good. We have a question from Miss Ganiel ng TV Patrol. Ate, nilit mo, Rose? Di ba ka-move? Hi. Yes po. This question is for Bea. So, you mentioned a while ago na this is your first horror movie. What took you so long? I was actually offered once, no, before pa when I was younger pa. Siguro hindi pa ako ready. And to tell you honestly, hindi ako gumagawa ng horror because I'm afraid to go to that dark place. Medyo matatakotin kasi ako. Alam nila, Mikit, may Ma'am Shadow ito. So, kasi when you do a character, syempre, aabutin mo yung lalim na kayang maabot ng character, di ba? Medyo takot akong pumasok sa balon na yun. Pero ngayon, parang nung nabasa ko itong script na ito, this was pitched to me, and when I learned that Ma'am Char is going to be part of that movie, parang I just couldn't say no. And siguro parang naisip ko, baka ito na yung tamang pagkakataon na gumawa ako ng kakaibang pelikula. Umalis ka sa comfort zone mo. Yes. This question one is for Miss Chara and also for Bea. What's your biggest fear? Biggest fear? Ano po yung pinakinatatakutan niyo talaga? Bea, nasa yun na rin lang mic. Would you like to? Ano sa buhay? Sa gamit? Yes. Insekto? Ayok? In life. Yung talaga. In life. Siguro yung hindi ko magawa yung mga gusto kong magawa. Siguro yung I'm afraid na mawawalan ako ng oras at pagkakataon gawin yun. Para walang regrets, no? Yun. Ang Charo. Madami na akong... Madami mo nagawa. Madami na akong multong hinarap, eh. Oh. Ay. Diba? So, anong klase? Ay, napakarami. Correct. Kami ba to? She was our boss for the longest time. You know, I've reached a point when I live in the moment. Ah, okay. Hindi ko na masyadong pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. Wala ka, medyo wala masyadong fear. I go with the flow. Ah, go with the flow. Oo. Okay, thank you. Madami nang naharap. I'd just like to ask the three of you, what are your favorite horror films? Yung nagustuhan nyo talaga na natakot kayo talaga. Bea, matawa ka, let's start. Ako siguro yung ano, the movie that made me stop watching horror movies was Exorcism of Emily Rose. Takot na napapanaginipan ko talaga yun ng time. Tapos I remember isang buwan ko, pinatulog si Ate Rose, yung PA ko sa kwarto. Magkatabi kami sa kama. Kasi sabi ko, hindi ko kaya matulog mag-isa. 2 years ago yun, Bay, no? Hindi, matagal na po. Matagal na ba yun? Parang mga 10 years ago na yata. Ah, okay. Or 7. Sequel lang.
I don't know, I may be wrong. Yung Exorcism of Emily. Yun lang talaga. Ang Charo? Ako, Rosemary's Baby. O, nga, di ba? Ilang years ago. Para magkamali naman ako. Nostalgic. O, oh, Rosemary's Baby, The Exorcist. Ayun naman. The Shining. Ano pa ba? The Ring. Ay, The Ring. The Japanese version or the Japanese version. Madami po. Hindi ko na matandaan lahat, pero ang dami ko nang napanood na horror films. Direk Mick, what's your favorite horror movie? First time mag-horror? Actually, yeah, first time. Ah, first time din. Okay. Yung mga previous film ko, genre rin, pero thriller. Mm-hmm. Siguro, well, syempre, The Exorcist, isa sa yung gusto ko, yung Japanese na rin. Pero kung yung pinaka-creep out ako, na medyo obscure na movie, i-search nyo, ano, yung title, Lake Mungo. Tapos parang Australian movie siya na, ano, parang found footage. Parang siyang, lake? Lake Mungo. Parang siyang, ano, pseudo-documentary. Sobrang disturbing niya. Yung fear nun, very primal. Ayun, try namin. Nasa Netflix kaya yan? Hindi, medyo mahirap hanapin. Independent film siya, pero sobrang creepy. Sige, hanapin natin. Okay. See, thank you, Ms. Gainiel. Robbie Domingo is covering for Mix. Good evening, boss. Good evening, Ms. Bea. Coming from Mix, we appreciate music. And how hands-on were you, Direk, dun sa scoring? Kasi napakaganda eh. Umpisa pa lang, you feel eerie. Ako very, ano, parang, ano kasi ako, Macraft. Very Hollywood minsan influences ko. So, mahilig ko sa, ano, pegs, references, even sa pre-production. Ganun kami ka-detailed, ganun kami ka, paano ba, deliberate. So, nung post, very hands-on rin ako sa post, talagang meron kami music pegs. Pero at the same time, syempre, gusto ko bigyan ng mga musical scores namin ng twist. Sina Micah Magsaysay and sina Paul Sigua. So sila actually nag-score rin ng ibang previous films ko. So I worked closely with them. They added their own touch, pero I had references talaga from other horror films to really build that tension in the mood. Kasi very technical na genre ang horror. You need to know when to put the music, when to parang kailan mawawala. Kasi ayaw mo rin ma-preempt yung mga scares. So challenging siya. Ang dami ko rin natutunan making my first horror film. And we believe since may international release po ito, walang OST po para sa moving eerie. Pero kung bibigyan kayo ng pagkakataon, Ms. Bea, Ma'am Chara, to have a soundtrack, anong klaseng kanta ang bagay na bagay para sa eerie? Nakakatawa yung tanong mo. Kasi meron bang horror na may OST? Hindi ko alam ah. Siguro Buwan. Kakarinig ko lang kay J.K. Labao. Sa ako, ano? Whoops, eerie whoops. Okay. Talaga ha? Salamat po. Sana may trabaho pa po ako. Siyempre sinushoot yun, di ako nag-bat-in. Anong gusto ko na mag-bat-in? Ayun. Actually, yung mga chants sa pelikula. Di ba usap-usap yung mga chants, Direk Mick, na parang yun na magsisignal na may magaganap. Anong klaseng material ang ginamit mo sa mga chants dito, Direk, na mga scoring, na stinger? Mga stinger na ginamit mo dito. Meron, di ba? May mga parts dyan na ano, parang Latin. Lantan eh. Nire-recite rin ni Ma'am Char. Ayoko kasi. Kina-memorize. Yeah, kinikilabutan na ako. Kina-memorize ko na mga Latin verses. Oh my goodness. Ah, kasi man, ano si. Ano po bang congregation yung seminaryo, Ma'am Char? Catholic. Okay. More question. I understand si Alwin Ignacio has questions. For me, Kyle, how was it like going to the set knowing the fact that you're working with two of the Philippines' best actresses? Eerie! Ah, eerie! Just joke! That joke. Pero intimidating talaga at first. Pero yun nga, once I got to know them, even nung, kahit nung pre-prod, yung mga discussions and look test, and when we discuss the script, discuss the character, yun, na-realize ko, na-feel ko na very, ano naman, very fun, very playful ang gaan ng set. Walang problem, sobrang smooth na
on schedule kami. Nakuha namin, you know, all shooting days. And yun, laging challenging naman talaga as a, you know, as a young filmmaker. Ang hirap i-balance yung parang kailangan mo ipakita yung authority mo. Kailangan alam nila na alam mo yung ginagawa mo, di ba, may vision ka. But at the same time, mas marami na silang nagawang films compared sa akin. So, ang dami ko rin natutunan working with these. May mga eksena bang parang nakapag take 2 or take 3 si Miss Bea at si Miss Chan? At nagalit ka. At nagalit ka. Chin-chin ka. Then, ano, sila perfect. Nagka-take 2, take 3 na sa camera, lighting. So, mga other elements sa frame. Kaya kami nagre-retake. Pero sila yung acting. Take 1 pa lang. Naman. Wow. Okay, thank you. Hindi lang alam. Hindi lang. Na, umiikot din yung chan namin. At talaga. So, syempre, kailangan yun, yung tension. Diba? Hindi naman, you don't go through a breeze when you're acting because you get into the character eh. And kailangan mo ma-assimilate yung ano pong struggle ang pinagdadaanan mo ng character dito sa eksenang to. Oo, kailangan mong namnamin. Pero, ano eh, he gave us the confidence eh. Parang kami ni Bea, alam namin na alam niya direct make ang ginagawa niya. And klaro siya sa vision niya para sa pelikula. Kay Miss Charo at Bea, since Mikael is a relatively young director, very young, did you research on him? Parang pinag-aralan yung kanyang body of work? Parang in a way, preparing kayo on how to deal with him on the set? Background investigation? No. Yung first meeting namin, he pitched the concept. And yung gut ko, kaagad, ano, I was drawn to the story. I was drawn to the character. And I really thought he knew what he wanted for the movie. Ano yan eh, di ba? It's a two-way thing. Eh. The director also gives the actor the confidence that is required to for the performer to give her best. Pag alam mo na marunong siyang magkwento, he has a grasp of the film language. Diba? Ang pagkikwento kasi sa pelikula, hindi lang sa script yan. Eh. Yes. Paano mo itatranslate yung script into the visual medium? Alam niya eh. Yan. Oo, talaga. Meg, hindi ko sinasabi to sa iyo. Bea, nag-blush ko siya. He knows his craft. Yeah, totoo yan. He knows his material very well. Sabi ko nga, ang yes kasi sa isang project, parang true love yan eh. Parang pag na, ano, may spark. So parang may spark kami, ni me, and yung Charo. So pang curiosity, anong pakiramdam na pagdating mo kasi naka-storyboard yung buong pelikula? I was very impressed. Siyempre, pinipigilan ko lang yung parang kiligo. Nararamdaman ko na, oh my God, ang galing naman itong batang to. Pero so, I was very impressed. And at first, medyo nanibago ako. Well, I told you this, no? Kasi yung way of shooting niya, para mag-uumpisa na siya sa gitna ng eksena. But pinaliwanag niya sa akin, shot per shot, kung paano ito tatakbo at kung paano ko siya makikita yung end product sa screen. And so, eventually nasanay ako and mas breeze pala na merong storyboard. Kasi mas madali palang magtrabaho na may ganun. That's his process. Okay. And I really commend him for it. Actually, in my first movie, Itim, Mike De Leon had a shot list. Wow. So, makikita mo doon sa script niya, alam mo yung kunyari, in one sequence, ilan ang camera setups. So, parang ngayon, kung titingnan mo, Mike De Leon also storyboarded Itim. Wow. And now, the next horror film that I did, he also storyboarded it. Because ang horror kasi, yun na nga eh, dapat yung timing ng elements, dapat alam na alam nila, from the audio to the shots, ganon, yung setup mo for the jump scares, di ba? Dapat klarong-klaro, pati rhythm. So, I think it's very important to really prepare for a horror genre. Thank would you say pa may pagkakapareho si Mike at si Mike? Na ano po? Yay! Kinikinig si Mike. I'm a fan of Mike De Leon. Yeah. Sobra. Lahat. Know the film language. Thank you very much. Response? Charot. Yeah. What can you say, Mike? You're 28? 27. Mike was 28 when he did it. Wow.
Wow, ang lapit. 29. 20 ako noon. Ngayon, 22 na. 23. 23. Ma'am Sarah, ito talaga gusto ko nang malaman. Tagal naman natin nagkikwentuhan. Pero hindi ko na, how do you make your co-actors and your director na hindi ma-intimidate sa'yo, you being the Charo Santos? Kasi, hindi namin alam kasi pag, kahit ako, pag-aharap ako sa'yo, medyo may konting ganun eh. You are a Charo Santos, pero as a boss yun ha. In doing na film, how do you make your, how do you make na hindi sila ma-intimidate? Chika. Ah, chumichika ka mo po. Oh, chika, di ba? Di ba? Yes, ano ba? Ang pakiramdam ko kasi parang kahit yung demeanor pa lang ni Ma'am Chai. Di ba? When she goes to the set and she asks you questions about your day, about your character, nararamdaman mo that she's really interested in you, in your answers. No, hindi siya yung parang nagsasmall to. Oh, may bugal lang na hello. Oo, so parang that makes me feel comfortable and that makes me feel like parang meron talagang magkakaroon kami ng chemistry on screen when we do scenes. So, intimidating siguro yung persona, yung name na Charo Santos. But her, as a person, hindi. She's very approachable po sa set. Direct me, natakot ka ba? Direct me, kasi ano? Paano? Magkami na natin. Paano siya sa set? Siyempre at first, I mean, intimidating naman talaga going into a project this big. It's my first time working with stars, my first horror movie, it's my first time working with, you know, very big, you know, big names. After, you know, the ball starts rolling, reprod, discussion sa script, medyo mawawala rin naman yung parang inhibitions, yung barriers. Dapat talaga collaborative effort pa. So, teamwork. Tama ka, Ma'am Charo. Confidential sa filmmaking skills niya. It reminds me of the time when I got the chance to work with the likes of, you know, Vixen Ayan, Charito Solis, di ba? The greats. I know. You're in awe eh. Yeah. Yung may paghanga ka more than... Siguro more than intimidation, di ba? May paghanga ka. Ah, you had your time. And then you realize, habang nagsushooting kayo na, hey, you know, lahat naman tayo, magkakasama nito. Mm-hmm. So, this is a collaborative effort. And you get to discover the person behind the actor. We all share the same goal rin. No? Oh. And parang at the end of the day, you have to enjoy the process, di ba? Kung matatakot ako, kabahan ako, sinasayang yung opportunity. Eh. Parang alam kong big, di ba, big chance na to for a young filmmaker na ang swerte ko na, you know, my script was picked up by Star, inalaw nila ako gawin yung gusto ko. Mm-hmm. At the same time, international production. So parang, it's either may intimidate ako, mag-freeze ako, or enjoying ko na lang. And if you're enjoying the process, it becomes worth it. Ang dali lang, ang smooth. Did you direct? Sobra ako. So, kaya ano, marami pa kaming gato. Saka, nagamit ko rin kung meron mang feeling of being intimidated or in awe. Nagamit ko rin sa character ko. Dun, tuwing meron kaming eksena, ginamit ko na lang yung nginig sa laman. Kasi medyo ganun yung characters namin. So nakatulong sa character. Bila kasi sumusulpot ka lang si Sol, di ba? Kalagitaan ng kape. Napahiyo ako dun sa eksena ng yun. Anyway, enough of spoilers. Ayan. More questions. This is getting interesting. Alex Brosas with the red phone. Charot. Kay Mikhail. Wow. There are so many horror stories. What makes Eerie stand out? A, because it's visually horrifying. A, yan ah. B, because storytelling is unique. Or C, because you're working with two actresses whom you pluck out of their comfort zone and make them do things that they don't normally do. Haba ah? Sorry. D. Walang D. All of the above. All of the above. Yun niya. Confident kami that this is something new. It's a fusion, di ba, of parang Western influences and at the same time local flavor. It's something new for even the actresses, the cast niya. It's Bea's first horror. It's Ma'am Charo's comeback to horror. It's something new for Star Cinema. It's an international co-production with a Singaporean company. It's something new even in terms of business model kasi nga i-export siya international distribution. Something new for me.
working with a studio, working my first horror film. So yun, sobrang fresh niya. But at the same time, syempre, yung surface niya, very familiar elements like yung urban legend of having a ghost in a restroom. We start with something familiar, and as the story progresses, parang doon namin papakita yung balik. Eh, para ito yung anchor namin, para alam mo yun, may kakapitan yung audience, and then slowly marirealize nyo, ay, may layers pala tong film na to. One more question. Very impressive. Since this is your first horror film, what did you have to undo or what did you have to forego? Sino po? Kay Direct Makeup po. What? Forego or undo? Well, yun, kailangan, syempre, yung inhibitions, yung kaba going into this film na medyo malaking project talaga siya for me. Kasi background ko talaga, independent filmmaking, you know, passion projects, diba? Galing rin ang Cinemalaya, first feature ko doon galing. And then now going into, you know, working with Star Cinema, working with big names and a lot of veterans in the industry. Yun, I had to really be confident, diba, na asahin yung opportunity na to. So, minaximize ko. And then, it's more of adapting and learning new things. Mas yun yung nangyari instead of like foregoing things. So, it's a very technical genre. Ang hirap niya actually, ang challenging niya. Kasi horror is very visual, very technical. So pati yung camera movement, sobrang precise nun eh. It's about concealing and then revealing information na tama yung timing, di ba? Hindi naman pwede lahat na sa isang frame nakikita mo yung character na tinitingnan yung mundo, di ba? May timing yan na close-up muna ng isang character, tapos hindi mo alam kung ano tinitingnan niya, nakikita mo lang emotion niya, and then kailan mo i-reveal to, nasa harap ba, nasa likod, nasa reflection, nasa shadow. So very, tricky. Pero ang saya niya. For me kasi every project, gusto ko may natututunan ako. May bagong genre ang tinatakal. Kaya iba-ibang films talaga ginagawa ako ngayon. And yun, it was, you know, an easy experience working with them. Kala ko at first nga intimidating, pero as we finished the film, and even sa international festival premiere namin, sobrang enjoy lang, sobrang relax. Yeah, enjoy the process, and maganda yung result na lalabas. Mukhang may full page article si ano dito kay Alex Bosa sa bulletin na exclusive, charot. More questions. Ayan, Tito Pablo Tariman is right there. Who is right there? Oh. I'm sorry, I came late. You're not? Wow. Yeah. See, Mr. Red, are you the son or brother of Raymond? Eldest son. Are you Raymond? Oh. And cousin of Isa. Charot lang siya. Bakit? Mga love yan, ano? Kasi hindi kami related at all. Yeah. Would you love? Sabi, you'd love to do it. Mr. Red. How early did you fall in love with filmmaking? Oh, 27 now? Sino ang main influence mo? Was it your father? Or? Yun nga, maswerte ako na na-expose ako sa cinema very early on. Hindi niya naman ako pinilit, pero syempre napaka-natural na nakikita mo yung dad mo. Even yung uncles ko eh, Danny Red is a production designer, Roy Red, John Red also, I think, shoots for TV sa ABS. So parang filmmaking family, napaka-natural na i-explore ko rin yung medium. Pero ako yung nagpilit na mag-workshop. So nag-workshop ako under Marilu Diaz Abaya when I was 15. And then I made my first short film. Maswerte na parang nakapasok. Grabe, at 15, nag-filmmaking ka na, direct? Wow! Actually, Cinemalaya yung basically parang start. Napasok ang short film noong 2008, 2009. And then, yan, tuloy-tuloy na. Puro independent films. Nasa DNA. Oo, at 15, Diyos ko, galaro lang ako noon, no? Charot. Pico. Yeah. Go, Tito Pablo. Yeah, Mika. Anong natutunan mo working with directors like Ms. Maril Diaz Abaya at an early age? Yeah? Well, yun nga. Siyempre, yung fundamentals ng film language na film is a visual medium. Napaka-visual na director ni Direct Marilu. She taught us na parang, yun nga, yung origin kasi of storytelling came from
alam mo yun, nung ancient times, it's just people around a bonfire telling a story paano mo nahuli yung catch mo of the day. Kasi, yun, that's the reason we tell stories, di ba? We want to be remembered. Parang ganun. We really want to share our experience. So, as a director, ganun kayo. You have an experience or you have a story in your mind, kailangan mo i-share sa audience. So, I think that's what directing is. It's being able to articulate that to your crew and to your actors na talented. So basically, collaborative siya. Nandito yung movie sa utak mo, ikaw yung unang nakapanood, pero kailangan mo siya ilabas. And para malabas yun, kailangan magaling ka mag-explain. Explain mo sa mga mas talented na tao kaysa sa'yo, mas experienced na tao, sila mag-execute. Mm-hmm. Diba? Yung team mo. So yan lang naman. Yun yung natutunan. But Duffy ba ito? I'm Duffy. I'm Duffy. Yeah, Mick. Anong in-enjoy mo as a filmmaker so far after Virtue? The signature question, yeah. Enjoy mo. Every movie. I think yung pina-enjoy is making sure na every project, you learn something, you try something new, something... parang yung motto is you should make the film na only you can make, diba? Parang it becomes, you know, personal. It becomes something that's unique for you. That's why every movie since yung first film ko, talagang tinatry ko mag-combine, mag-mix ng genres, alam mo yan, minsan yung surface story, kala mo ganito, yung pala, ito pala yung subject na gusto sabihin. And I always wanna, you know, even when you cast bago, like Bea, di ba, does a lot of romantic dramas, pero na-realize ko, ang cool siguro makita si Bea in a horror film, so even yung casting ganun, I want it always, you know, new, fresh, and a combination of, you know, different elements. Okay, isa na lang yung tanong. Yeah, Charo, in general ba, anong nakikita mo sa very young filmmaker na hindi mo naranasan sa mga veteran filmmaker? What makes working with them quite unique compared to a seasoned filmmaker? Fearless. Oo, you know, they want to get out of their comfort zone. They're not afraid to experiment and to try new things. But actually, these are exciting times for cinema, di ba? Or for content, for that matter, because iba-iba ng platforms, and there are no more barriers. So I think the challenge for the filmmakers now is really to come out with compelling stories. I mean, this is the opportunity for them to really think of what they want to say and what they want the audience to how to engage their audience, no? Wala na eh, lawak na, nandiyan na, nasa kanila ng mga kamay. Oo, na magawa nila lahat ng pwedeng kanilang pinapangarap. So, the audience now is open to a lot more different ways of telling a story. Okay. Yeah, thank you. Thank you, Tito Pablo. Good to see you today. May question daw from mga FEU students. I think, understand they're here. Students from FEU. I'm Joa May Galliardo-Bathan po, student from FEU Tech. Ang question po po is, ano special sa movie na to na different with other horror films before? Saan galing yung question muna? Kasi binasa mo sa text. Charot lang, Joa. Joss. Okay, ulit ka there, ginulo kita. Charot. Estudyante. Ayan. Binaklit tuloy. Pumalik sa home screen. Ano pong special sa movie na to na different with other horror films before? In general, na napanood nila o nagawa nila. I think that's, yeah, makes sense. Anong difference to? Di ikaw, nakapanood ka ng... Siguro yung execution ni Mick, yung iba. Kasi tama yung, we had an interview before, no? Tama yung sinabi ni Ma'am Charo na yung story naman halos pare-pareho, eh, di ba? Love story, pareho, ta halos boy meets girl, di ba? Halos pare-pareho. So horror may mga siguro similarities, but it's the direction, it's the execution that differs. Di ba? Iba-iba siguro yung pag-handle ni Mick, and iba rin yung gustong sabihin ng pelikula. So yun siguro yung
kaibahan niya sa iba. CSC, would you like to? There are common elements naman in a horror film, no? There's always a mystery that unravels. But it's in the unraveling of that mystery that makes a difference. And really, it's the medium of the director. Kung paano niya ikikwento yung kwento na gusto niyang ilahad. Diba? Yung paglalahad sa director yun eh. Kasi lahat ng elemento, yun na nga yung precision na sinasabi niya kanina. Yung lahat ng elemento, yung timing, yung effect na gusto mo, the scares, diba, that you want to deliver. Kailangan, the director pushes all the elements eh, down to what he wants to get out from his actors. So, hindi lang siya image composition, milieu, lighting, acting, kung hindi pati music, edit, diba? Lahat yan, kasama, lahat yan. And the role of the director is to put together all these pieces into one cohesive form. Na fluid ang paglalahan. And I'd also like to celebrate the combination, ano? Kasi as we all know, si Mick came from the indie background. Ako, mainstream actress ako. And then si Ma'am Charo, first time, I mean, after a very long time, babalik siya sa horror. So, siguro that alone, parang interesting siyang panoorin. Okay, awkward, good. Dear, Janeline, ano ba? Ang pangalan niya? Jowa. Ah, Jowa. Jowa. Yes. Go ahead, please. What's the goal of the movie itself? Oh, English. Okay. What's the role of? Goal. Anong goal ng pelikula, direct Miss Manchara Bea? Aba, eh, sumigaw ka ng sumigaw. Bea, ano siya, ang hirap kasing sabihin na kailangan ma-experience. Kaya ngayon rin natin ginawa itong media launch na merong 10-minute na teaser, di ba? Gusto namin i-experience sa inyo more than explain to you what the movie is about. Totoo naman ang horror movie laging ina-experience. Direct Mick? And tama sila. Siyempre sa surface is, ano, you get your money's worth, di ba? May thrills, entertaining siya, pwede madalin barakada mo, sigawan kayo, have a great time. Pagkwentuhan yung actor. Yung second layer, yun yung Reddit discussion nyo, yun yung usapan nyo sa coffee shop after watching the movie, after seeing the ending, parang kayo mag-interpret, ano kaya yung subject? Actually, may ganun ano yung movie direct, so, seen the rough edit. May ganun siya usap talaga after watching at saka repeat viewing. Yung mga speculation yung ba't kaya ito, ba't kaya ganun. So yun yung second parang element na makukuha nyo from the film para may longevity siya. It's the type na of film na baka pwede nyo pa i-second viewing. And then siguro on a third level, yung goal ng film is also to push Philippine genre cinema, di ba? Para ma-diversify naman natin yung kinds of films that we make and sana makagawa rin tayong films for export para may representation rin naman tayo sa international market. Kasi sayang naman kung na-overtake na tayo ng Indonesia, Thailand, sa mga ganun. Kasi I really believe naman na yung filmmakers, artists, yung actors dito, we have the talent to really push that. Minsan kulang lang yung risk or yung support on these kinds of films. So very excited ako na nabigyan ako ng chance to do this with the support of foreign partners. So siguro yun yung third goal. Sana mag-push yung local genre cinema. Okay. Are we good, Joa? Okay. Who else has questions? Ayan, si Archie Liao. Congratulations po dito sa bagong movie niyo. Ang tanong ko po, kasi sinabi sa kanina na dito sa movie itatakal. Sino nagsabi, Archie? Sinabi direct me. Okay. Itatakal yung clash between faith and science about things of apparition and all that. Anong take niyo dito sa real life? Mang Charo, Bea, and direct me. Faith and science. Interesting. Baka naman meron silang gustong i-share. Anong take nyo dito about faith and science? Ay, ano ba? Itatakal yung clash between faith and science about mga apparitions, mga ghosts, and all that. So, ano yung take nyo dito na being brought up sa Catholic school and all?
I think, di ba, inevitable naman yan eh, sa maraming bagay, hindi lang sa faith and science eh. Ay, kasi kanya-kanyang pananaw eh. And, you know, we live in a world where we have to understand each other's perspective. Magrespetuhan, di ba yung respetuhan? Pero at the end of the day, ako lang, no, sa personal kong pananaw, ang pinakamahalaga pa rin outside of faith and outside of faith and sciences, talagang pang-unawa sa katauhan eh. Diba? Sa humanity, because at the end of the day, it brings out kindness and compassion and pagtanggap na hindi tayo perfecto. May kanya-kanyang tayong pananaw, pero I think ang pinakamagandang dalang value ay ang pangunawa at pagpapatawad, no? At pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ako, ang lalim na. Ito pa naman. Seryoso na to. Yeah. Diba? O, ayan. Miss Bea, it's your turn. Charot. No, very touchy subject kasi siya, diba? Mahirap magbigay ng opinion, pero tama si Ma'am Charo, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Imagine kung hindi natin, if we will look past the religion, the yung science, the world will be a better place, di ba? Mas kind siguro yung mga tao, mas siguro, mas naiintindihan natin ang isa't isa, at least siguro yung judgment towards each other. So respect ng paniniwala, yung faith ng bawat isa sa atin, di ba? Respect and understanding, tama si Ma'am Charo. Nung kinalakihan nating mga kinikiyame mo kanina. You see the person, di ba? You don't see the religion. You don't, hindi yung paniniwala, kundi yung tao. Correct. Tama yun. No judgment. Follow-up question. Okay. Talking of Erie. Parang hindi mo naman inintindi yung mga sagot nila. Agad-agad, hindi mo lang nag-post ng photo. Correct. Kulat na hirap pag-usok. Parang nagtitisis, nagdi-defend ka. Tingin mo, ginugol na yung questions. Move on ka lang. Paulit ko sa'yo, yung mauulit. Parang hindi niya inintindi. I know. Joke, Archie. Hirap ka naman mag-isip, Archie. Ito yung mga tinatanong sa UST. Mr. Quartero. Media. Go ahead, Archie. Talking of eerie or weird, ano yung pinaka-weird na na-experience nyo sa buhay nyo na pwede nyo ma-share sa amin? And what have you learned from the experience? Synonym ba ng eerie is weird? Very creepy naman talaga yung location namin, ano siya, seminary. Sobrang creepy nito kasi meron kaming shot na ano yun, doon kami natutulog, so ilang days na kami doon. Medyo ano siya, rural na lugar, isolated, walang tao, kami lang. Gabi na to, sa may ano yung Rizal, hindi ko exact. Kala ko sa UB campus. So meron may shot doon na very precise yung kailangan, parang nasa may timing na pupush yung dolly and then ma-reveal yung isang character. Tapos dapat pumasok siya sa frame. So gabi na, midnight, paulit-ulit namin ginagawa, hindi namin matimingan. Parang papasok yung camera, papasok yung actor na may miss yung mark. So ang ginagawa namin, cue. So may pumapalakpak ako, parang 1, 2, 3, clap. Tapos papasok yung actor. Hindi namin makuha, parang take 9, take 10 na midnight. Tapos all of a sudden, parang isang shot, parang pagod na kaming lahat, tahimik na, parang wala nang energy. Sabi, sige, let's do it one more time. Roll. Eh, syempre pagod na ako. Na-miss ko yung mark, hindi ako nakapag-clap. Pero pag ganun ng camera, biglang may clap. May nag-clap on it. So, pasok yung actor, perfect take. Sabi ng lahat, kumalakpak lahat, yung mga AD, parang, oh, good take, perfect take. Biglang sabi ko,
guys, hindi ako yung nag-cue nung creepy. Tapos lahat parang kinalibutan, no? Parang yung joke nga namin, grabe, na-frustrate na yung mga multo dito, sila na yung gumawa para makuha natin yung shot. Yeah. Pero, enjoy naman. Talagang doon na kami natulog, eh. Lock in kami. And nakatulong rin yung sa parang sa bonding ng crew and cast and sa team ano building namin. Si Bea, parang kanina pa napapatungo. May... Ninaalala din ako yung doon sa pintuan, remember? Kasi yung sa, nakita nyo sa trailer, yung mga scenes na may flashlight. Doon sa totoong buhay kasi, naglagay lang sila ng ibang ilaw doon sa flashlight. Wala nang ibang source of light kundi yung flashlight sa mga eksena. So imagine, hawak ko yung flashlight, sobrang pitch black yung dadaanan ko. Tapos yung eksena, kailangan, bubuksan ko yung pinto, tapos hahanapin, may hahanapin ako. And natakot na takot ako kasi bago pa ako makarating doon sa pintong nakasara, nagbukas yung pinto on its own. So, hindi ko talaga kinaya. Ayoko nang gawin. Actually, may kaming situations nga para makuha yung talagang authentic reaction. Hindi namin sinasabi kay Bea kung ano yung makikita niya on the other side. So, may mga pinaplant kami na basta, panorin niyo. So, sobrang stress ako. Paano niyo yan? Bakit nagbukas direct yung pinto? Walang makapagpaliwanag, hindi ko alam. Umiiyak na lang ako sa lahat. Wala namang staff doon sa likod ng pinto direct. So, may isang scene na creepy talaga kasi may mga plinant kami. Ang hirap explain eh, kailangan nyo panahon. Parang wala sa horror house habang nag-ano. What if may makita mo sa flashlight, mukha ng... Yun ang natatakot nga ako. Like yung sa post-pull, pag gano'n, eh, what if may lumabas na mukha doon, di ba? Imagine kung anong stress level ang inabot ko sa pag... Ay, na-stress din ako watching that scene, sobra. Ang ganda nun. Okay, Archie, anong ano? Okay na. Last two questions will come from, ayan si Jerry Olea. Jerry. Charles, sabi mo nga kanina, these are compelling times sa scene ni Manel Marayong Platform. Pero, baga, napanood namin yung trailer, kita namin magiging blockbuster ito. Yay! Kaya lang, sana. Yung iba, may mga nagre-reklamo rin, nagsasabi na parang the movie industry is dying. Ano yung size naman. Daan lang, may mga challenges lang, di ba? With the digital technology, may disruption talaga with a lot of streaming services available and content is available at the palm of your hand. Pero, no, these are in fact exciting times now for the creators. Ang ganda, sarap naman pakinggan ng Charo or others. Madali na. Diyos ko, noon ang hirap-hirap gumawa ng pelikula, di ba? Eh ngayon, accessible na lang. Accessible na yung mga gamit, yung ganun. Tapos, kailangan lang talaga marunong ko magkwento. And it's not just a matter of, you know, picking up a premise and having it written, and you have to, kailangan, alam mo yung visual medium eh. Diba, hindi lang naman yan paglalad lang ng kwento na meron kang magandang kwento. Kailangan tama ang paglalad mo. Alam mo yung mga elemento that make up a great film. Diba? Pero, ang daming nadidiscover, ang daming bata na pumapasok sa larangan ng pelikula. Yun yan, interesting nga na they say the cinema is dying because of all these platforms. Pero yun yan yung challenge sa amin, sa mga filmmakers. Ngayon, na-forced kami na, diba, to disrupt the system, diba, to go wide. Kaya ngayon, we're trying to export films, diba, to find a larger audience, to make different genres. And I think yun yung maganda dito. Na-force kami to adapt. And yun yung, this is the start. Itong Iri pa nga is like, yun nga, the first film of a 6-picture deal with an international company. So imagine with the, you know, the partnership of international companies and Star Cinema and the Star Cinema roster and actors na kung saan familiar yung mass audience dito. Pero adding that parang, you know, mga international genre projects, may makikreate tayong new kind of cinema and that forces us to be on our toes and basically challenge the medium, make new stories, make more interesting stories, try different structures, even like long form, di ba, may mga mini-series na
So it's actually exciting times para sa akin. Even though may challenges, may konting slump, pero ma-force kami to disrupt the system. At least hindi magiging stale, di ba? Hindi na paulit-ulit. Ito direct, gano'ng katagal yung preparation dito mula din sa conception? Bagay sa concept pa lang. Finish namin to 2017, early 2017, and then we were shooting early 2018. And then nag-world premiere kami, yan nga, late 2018. So parang yan, almost a year and a half, 2 years. And I think dapat naman talaga ganun, may process kang kaya sundan if you want, you know, if you want a certain standard, dapat hindi minamadali, hindi pinipilit. If it's not ready, diba, don't release it. Dapat may enough time to shoot, enough time to develop the script, to prepare pre-prod workshops, to polish, I mean, color, sound, music. Diba, wag ipilit pag hindi pa ready. And buti na lang with, you know, with Iri, wala naman like finorse sa akin na deadline or play date. So I was really able to, you know, craft the movie na I wanted to make, and sobrang okay na experience. Sana ganun na rin yung other local films. Okay, thank you. You made the most number of blockbuster movies, thus making you this generation's movie queen. Anong stand mo dun sa tinatanong ni Tim Kuya Jerry na Jerry Olea na ano, na the industry is, the film, sa cinema is dying. You've done most of the blockbuster movies at Star Cinema. Well, tama, I agree with what they said. It depends on what you really want. Kasi sa ngayon, digital age, na parang ang daming options. Diba? And na nakakarating sa ibang bansa ang mga pelikula natin. So, parang feeling ko nga dapat nating i-celebrate yun eh. Dapat nating i-recognize yun instead of just focusing on what's negative. Dapat mas pagtibayan natin at mas pagyamanin natin yung options natin and make do of on the things that we can explore. So, parang para sa akin, dapat nating i-empower pa natin yung isa't isa and mas gumawa pa na mas makabuluhang ang mga pelikula. Celebrate the exciting times of the cinema industry. Beautiful. Okay, last question will come from, who would like, Tita Mercy. Tita Mercy has, can we give the mic to Tita Mercy, James? Sabi ko, i-button mo yung polo mo. Charot. Good evening po. Gusto ko lang malaman, naniniwala ba kayo na kapag nakakita kayo ng multo, tumaya agad kayo sa loto para talo kayo? Nagawa mo na ba yan? Mercy? Nakakita ko ng multo noon, November 1. Tapos tumaya ako sa loto, kinabukasan. Nanalo ko 48 each, 80,000 lang. Ay! Nakakita! Pero yung mga drivers sa dalawang na nagdance sila sa Balite Drive, nakakita ng multo lang, tumaya sa loto, nanalo sila jackpot. Sigurado ba yan ang science and fate? Nasaan yan? Kapag nakakita kayo ng multo, halimbawa, nakakita na ba kayo ng multo? Hindi ay wala, pag nananalo sa amin sa loto. Wala pang nakakita ko, wala pang nananalo. Nakakita sa amin ng multo. Pero, wala pa rin. Wala kang winnings. Sa loto, mercy. Pero tumataya kayo sa loto. Sige, more substantial question dito, mercy. Thank you. Paano di mo naman sarili mo? Okay, thank you, Tamar. Thank you. And for the last question, who would like to shoot the last question? Tito Nestor. And then Alan Dionis for the last question. Tito Nestor Cordero. Hi, Lansing. I just want to know, may I ask Mr. Red, how the collaboration with the Singapore production company came about it. Yun ba yung Create Productions? Is that what you're talking about? How did it come about? Actually, yun nga. Yung mga earlier movies ko kasi ang dami kong tinatry na genre na hindi, I mean, hindi siya yung usual type, yung type of film na pinaproduce ng studio dito. So early on sa career ko, ang method ko talaga is to pitch it outside
And then yung mga mas developed na countries na may extra money, nag-aano yan eh, nagbibigay yan ng grant sa mga interesting projects from developing countries. So dati yung Birdshot was actually financed then by Qatar, Doha Film Institute. Competitive yung mga ganyan. Even with my, pati CJ Entertainment dati, nagbigay ng konti. So from Korea. So parang yun yung process ko. I was looking for money outside para ma-fund tong mga local films na alam kong hindi siya yung typical na pinaproduce ng mga major studio. And then, ginawa ko siya with Eerie, thinking na, okay, I'm going to go through this one-year process again of going to different project markets, festivals, selling this film. Pero nagkataon na dun yung Star Cinema sa Korea, BFAN, which is a genre film festival. Nandun sila for Barcelona, I think Love Untold. And then I was there pitching to foreigners. Tapos nakita ko nila, Tita Malu Santos. And then sabi nila, uy, may Filipino nakasali sa project market. So sabi niya, pitch ka sa amin. And then pinitch ko yung project na yun, nagustuhan nila. And then buti na lang, at the same event, nanalo kaming best project dun sa international event. So after nun, nung umuwi kami, diretso na. Meetings agad, Star Cinema, nag-lock na kami ng cast. And then sumali ulit kami sa parang pitching event sa Singapore. Pero this time, back up na yung Star Cinema. So kasama sila sa table namin, selling to investors. And that's ang interesting na kasi that's the first time that happened na may director na nagpipitch pero katabi na niya Star Cinema. So nagka-confidence ngayon yung ibang countries na uy, kung binaback siya ng the biggest studio ng country nila, sure na mabubuo to, yung dito parang baguhan na, alam mo yun, director na baka ma-mishandle yung money. So nung nakita ng Singapore yun, talagang turn on yun for investors na wow, may big studio behind this. And yun, it even ended up pa as a 6-picture deal. Parang gusto nilang mag-collaborate on more films. So, ang exciting na nangyari. Talagang chance encounter with Star Cinema. Parang destiny talaga yung film na to. So, what is the dealing, what is the partnership like? Is it 50-50? Parang halos half eh. Co-financing siya. And yung okay sa Singapore, yun, they came in, tapos na yung script, may cast na. So hindi na sila masyado nang alam sa creative. Basically, they just wanted to see the final cut. And okay rin sa kanila, they're very familiar with my earlier works kasi na-meet ko na rin sila before in other festivals. So confident naman sila. And yun, hindi sila nang alam, yun yung okay. They really let you do your thing. Yung the rest of the remaining five pictures, do you see a collaboration between local actors and Singaporean Malaysian actors? Parang ganun ata yung intention. I think alternating yun. So parang one from them, one from us. Hindi lahat sa akin. It's between Star Cinema and that company. So they can make other films that, you know, serve a wider market. And then exciting nun for local audiences kasi you'll get to see, you know, different films pero with, diba, makakita ka ng local cast pero ang movie na mapapanood mo pwedeng fantasy epic, diba? So ang interesting ng mga movies that will come out of this deal. And sana nga more deals like this, not just with Singapore. Maybe one day meron tayong partnership with a US Hollywood company and you'll see bigger, you know, bigger movies, more, mas epic, mas interesting na genres. Automatic ba na siya magdidirect lahat ng 6 pictures? One last point, why did you set it in the 90s? What is so attractive for you in the 90s? Don't you think the 90s is fairly recent? Yun nga yung na-mention ko. Parang, if you think about it, ilang years ago, 30 years. Parang, bago siya na period. Kasi, recently lang siya naging period. If you think of it that way. So, ang interesting niya ilagay sa film. And, actually, hindi lang kami. Ang daming movies na making, you know, stories about the 90s. And showing the 90s to a new generation, diba? To the millennial, Gen Z na nga ngayon eh. And yun nga, like I mentioned before, part ng plot na may death penalty, yun yung parang walang social media, and nandun pa tayo sa medyo may resistance pa on very modern parang psychotherapy or yung pagka-handle sa mga repressed na bata. Versus yung mas traditional na parang piety dapat yung path. So ganun, mas may conflict pa siya. Hindi katulad ngayon na medyo, alam mo, medyo liberal, progressive, medyo woke na tayo. Whoa. Last question. What did you learn the most from your two actors, Charo and Bea?
Well, yun yeah. Na-realize ko na when working with pros, ang gaan talaga. I mean, like I said, it's a very challenging film na ang daming elements na hindi mas technical eh. So, if you're working with very good actors, you don't really have to worry about performances. Now, kuha nila in the first take. You can focus ngayon on other elements na ang hirap i-perfect, like camera movements and lighting. Imagine mo kung kailangan mo pa talagang i-push yung actors mo kasi bago sila. And then you have to worry about other elements in the frame. Tatagal kayo, ang hirap gumawa ng horror. Wala kang patience. Oo. Parang at least there's one element agad na perfected na. Then I just have to worry about the other technical stuff. It makes sense, ano? Kung alam, para matutukan mo na yung technical and other aspect of filmmaking, get talagang real actors sa cast mo. And for, what movies did they do before? Or they indie producers pa sila? Create productions? They did a lot of parang Asian films eh. I think they even did like an English language film dati sa Cebu. They did some faith-based films. They did a film na Hollywood rin eh. Parang sina actor niya. Sofia Vergara. And yung isa, parang Jai Courtney. May ginawa siyang Jai Courtney movie. So parang meron rin silang mga international productions. Kasi yung Singapore, di ba, marami silang pera, pero ang liit ng film industry nila. So they like to invest sa films ng ibang countries. So yan. Sa kanila, parang barya lang yung mga budget natin. So ang interesting nun, that means we can make bigger and bigger films when we partner up with international studios. May salong din sila dyan sa ang chok. Chos! Wali-wali! Alan Dihones! Ayun, kay Ma'am Charo muna. Ma'am Charo, kasi yung name mo pa lang dito, no? Sor Alice. Tapos yung dating niya, parang strict ang, oo, ano to, Madre Superior, parang nangungurot ng singit at ano, namamalo ng pamatpat. So, anong klase po siyang madre? Oh, very traditional. Sumusunod siya sa dogma ng kanyang institusyon. Napakahalaga noon na sumusunod siya sa mga kalakaran ng kanyang kinabibilangang institusyon. Pero siya rin ay isang tao at meron din siyang pang-unawa sa sangkatauhan, diba? So she's a morally ambiguous character. May conflicted siya. Parang her hands are tied, diba? Kasi galing siya sa ganong henerasyon, galing siya sa ganong paniniwala na kailangan niyang patupad ang mga bagay-bagay sa isang paaralan. Ang tingin niya, ang responsibilidad niya eh, kailangan matuwid ang mga estudyante bilang sa ano, sa paniniwala ng sosyedad, di ba? Pero meron din siyang pangunawa sa kahinaan eh. Kahinaan ng tao. So, very conflicted character. Very conflicted character. But at the end, syempre, alam niya kung saan siya. May katungkulan siya. May responsibilidad siya para sa institusyon na kinabibilangan niya. Wow! So, medyo doon papasok yung sinasabi ni Direk na layer. So hindi, bilang sabi niyo nga, morally ambiguous siya. So hindi, not necessarily matino or straight lang yung character niya. Which makes her very human, diba? Yun ang kagandahan, diba? It's not black or white eh, yung mga characters ni Direk Mick dito sa kwentong ito. Hindi black or white. Kung hindi, kung ano yung totoo. Yung totoo, diba? EJ? Totoo po! Ang hirap kasi kwento. Sige, without revealing anything. Pero Ma'am Charo, hindi po naging issue sa inyo na tinanggap niyo tong role na to after nang ginawa na yung bidang-bida kayo sa Ang Babaeng Humayo. This time parang ang dating kasi parang si Bea talaga yung lead. Ang dating parang support yung role niyo. Okay lang yan, di ba? Walang kasabihan nga,
para sa isang tunay na artista, walang malaki o maliit na role. You are there for your passion for the craft. At gusto ko yung kwento. Gusto kong gawin yung pelikula. Gusto ko silang makatrabaho. May kailangan bang ano? Kailangan bang iba pang rason? Yun, tama. Thank you po. Si Bea, since, ayun nga, kahit horror yung genre nito, since nagsama kayong dalawang huhusay na actress, aabangan yung, kung may tagisa ng acting na magaganap sa inyong dalawa. Nabanggit ni Derek kanina na merong paglalaban, yung parang old school at yung modern na paniniwala. So, saan papasok dun yung tagisa ninyo ni Ma'am Charo dito, Bea? At paano mo... Alam mo, pag sinasabi niyo yung tagisan, kinakabahan ako. Oo, ganun talaga. Kahit natapos na yung pelikula, parang kinakabahan. Oo, paano mo itinawid yun, Bea? At paano mo ikukwento sa amin yung ganung yung labanan ninyo ni Ma'am Charo dito sa movie? Oo, ang karakter ko kasi dito si Patricia, isa akong guidance counselor, hindi ba? Pinaliwanag ni Ma'am Charo yung karakter niya. Siya yung produkto ng isang... henerasyon na talagang matuwid na daan, ito lang ang paniniwala niya, ito ang ipapass down niya sa bagong generation. Ang role ko naman dito, siguro modern day woman, she's very empowered. At para sa kanya, dahil nga science ang pinapractice niya, guidance counselor siya, hindi gusto niya idinadissect yung problema. Hindi lang black or white, may gray area dyan, may cause and effect. So paano natin susolusyonan ang problema? And she's the type of woman who asks questions. Hindi yan parang ibabrush under the rug na lang na okay na yan, naayos na ang problema, maayos, matiwasay ulit yung eskwelahan. Parang sa kanya, gusto niyang, she wants to get to the bottom of things. Para talagang sigurado siyang hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. So, siguro doon pumapasok yung tagisa sa mga eksena sinasabi ni Mick. Dahil lagi kaming merong mga confrontation scenes. And yun talagang hindi ko makakalimutan. Ano yung particular scene, Bea, na talagang tumatak sa'yo na nakita mo kung gaano kahusay ang isang Charo Santos? Oh my God! Sa dulo may revelation. Oo. Ay, i-reveal mo na, Char. Gusto mo na ba? Oo. Hindi ano lang, ako nang bayad sa'yo. Patikim lang. Ano yung naganap doon? Naaabangan namin. Ay, ang hirap. Hindi. Merong pagpapaliwanag yung character ni Sora Alice. Na magugulat kayo sa pinakitang talento na naman ni Ma'am Charo Santos. Dahil ako in awe rin ako after that scene. Hindi ko alam yung parang nawala rin ako sa eksena while doing it. I enjoyed it very much na meron nga mga noises pala, hindi namin napansin. Because sobra kaming into that scene. So parang... Pinamukha niya sa'yo na base sa aral ito, di ba? Parang ganon. Oh, ang hirap paliwanag. Mahirap. Abangan mo na lang yung eksena na umuwi na. Bakit mo, EJ? Oo nga. Ang ganda no, confrontation, ang ganda no. Di ba ikaw lang ang master of ceremonies? Oo, so basta in awe si Bea. At ano nawala ka, sabi mo? Then, parang hindi ko na narinig yung mga noises na normally narinig mo habang nag-i-eksena. Kalang pag may tumatahon na aso, somehow, di ba, bukas pa rin yung other side of your brain. But sa particular na eksena na yun, hindi ko narinig. Parang sobrang drawn ako dun sa pagpapaliwanag ni Sora Alice dun sa mga pangyayari sa eskwelahan na talagang nawala ako. Ang galing niya dun. Actually, it was the most frightening scene pag tinatanong, ano pinakakata? Yeah. Well, for me, as an actress, it was the most frightening scene kasi sa isang eksena, kailangan maipaliwanag mo. Ay, ang hirap. Ay, ang hirap. Huwag na. Okay. Oh, my God. Si EJ, nanong kasi. Oh, ha? Talaga gusto mong irinina namin, ha? Okay, so thank you. Kaya ano na kay Derek Mick? Direk kasi ano recently nakakanood kami ng mga movies na sabi horror pero we end up parang bitten or nabuisit kami sa movie, hindi kami natakot kasi when you say horror talagang dapat yung mapapa gusto mo yung sisigaw, titili ka, di ba, yung talagang kakapit ka sa ano mo, kasama mo, ganyan. So ito ba, do you promise na talagang real scares and
matatakot kami ng totoo dito for reals. Hindi naman yung first 10 minutes, di ba, ano, or enough yan. Actually. So, patikim na yun. Basically, yeah, ano siya, traditional horror siya. Kasi may tinatawag na ngayon na, ano, di ba, may mga slow burn horror na rin na parang nagiging trend. Pero ito, ano siya, nandito talaga yung scares. Hindi siya roller coaster, thriller rin siya. Basta, ang hirap explain eh. Sa third act, marami pa mangyayari. Para bibigilan mo ang ihi mo, ala. Okay, tapos last na direct, since meron kang, ano, di ba, may bird shot ka sa Netflix, meron bang possibility na mag-Netflix din kayo, aside from dun sa wide regional release? Malaki na yung chance kasi, I mean, even yung Star Cinema has a good relationship na with Netflix, diba? Bea just sold several movies. Diba? Section there. So parang ano na, ngayon open na talaga yung Netflix. Sobrang aggressive na nila sa Asia, ang dami lang kinukuhang content. And lalo na with a film like Eerie na very universal lang horror, diba? Hindi mo kailangan i-translate yung takot. May chance naman. We'll definitely, you know, sell it to them. Syempre, depende yan sa negotiations. If not Netflix, ang daming streaming platforms na ngayon, di ba? Amazon Prime, and even Disney na is even making their own. So right now, ang daming options, ang daming platforms for us, hindi naman mauubos. Thank you. Congrats. Okay. Last question si Archie. Gumamit daw po ng CG dito, direct. Effects. Meron. Pero hindi siya effects heavy. Yung mean, hindi siya like CGI heavy type of film. Kasi ako naniniwala pa rin ako mas dapat real eh. Diba? Dapat yung threat totoo. Kung nakikita mo kasi kagad na imposible naman na shoot nila yun, so malamang CGI yan, natatanggal ka sa movie immersion mo. Alam mo kagad na CGI yan or movie to. Diba? Nawawala ka sa eksena. So parang gusto ko prosthetics, gusto ko real, gusto ko, alam yun, totoo yung threat na nakikita mo sa harap mo. Kaya papunta sa'yo. Nararamdaman mong susugod sa ito. Okay. Thank you, Alan D., for the questions. Direk, at this point, gusto ba sa nagpasalamatan for coming tonight and then supporting the movie Eerie March 27. Yeah, thank you everyone for being here. Sana spread the word. You know, talk about yung experience yung first 10 minutes, March 27 yung release, and more territories across Asia after March 27. Thank you, Ma'am Chara, please. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you din po for sharing. And of course, Bing! Thank you sa masarap na kwentuhan. Sana nag-enjoy kayo sa 10 minutes ng pelikula. And sana mapanood niyo the rest of the movie. And if you like it, share it. Thank you. Surprise. Ito na po yung sinasabi ni Direct Bing na surprise. We'd like to request our the two actors and our director to please come down the stage as we present the full movie. Charot lang, charot. This is the freshly edited. Can we turn the lights off now?